Pate Raw TV. Magandang gabi mga amigo, mga amiga. Kung minsan kapag hindi makapunta ng palengke, yun ang resulta mga kaibigan. Ang bumili na lang ng dilata para panghapunan kasi yun ang madaling lutuin. Quick draw na siya sa pagluluto. Madali lang kasi kung pupunta ng palengke gabi na, wala na. Kaya bumili na lang kami ng dilata para mabilis makakain ka agad ng hapunan mga amigo at amiga. Ayan yung pang quick draw na luto. Yun ang sa pang-araw-araw na buhay eh, kung minsan ay yung budget natin ay kaunti lang, yung mga blessings ng mahal na Panginoon, maliit man o malaki ay dapat pa rin pasasalamatan dahil siya ang naghahawak ng ating buhay. Kaya salamat pa rin sa Diyos. Kahit pa paano ay medyo nakakaraos din sa nahirapan. At ayan, yun na lang ang pinaka madaling solusyon pag gabi na hindi nakapamalingki, yung dilata na lang mga amigo at amiga. Ang rekado ay pinaka-importante sa pagluluto. Talagang hindi kumpleto ang yung lutuin kapag walang mga rekado. Kagaya ng sibuyas at ahos at iba-iba pang mga kuan, mga pangrikado sa iyong niluluto. Kaya minsan hindi masarap yung niluluto kapag hindi kumpleto ang rikado o lamas. Kaya ayan si Tatay, talagang gabi na nagluto. Gabi na rin siya makakain. Pero mas maganda para mapakainam ang lulutuin na dilata, mga amigo at amiga.
ibinaba yung maliit na kawali kasi kunin yung bilata para putsarahin at ilagay isa-isa. Kasi kung nakasalang, masusunog. Kaya yun ang ginawa ko. Ginawa ko yung maliit na kawali, ilagay sa baba. At ganyan nga ang ginawa ko. Pinutsara ko yung bilata at isa-isa kong nilagay. Kasi kung nakasalang siya, sigurado na masusunog, mga amigo, amiga. Yan, mga amigo, amiga, babalik na naman yan dyan sa apoy para continuous na naman ang pagluluto kahit dilata siya, kinakailangan nating iluto para yung mga manti-mantika niya maluto rin, kasi pangit yung hindi natin lutuin o hindi natin painit yung nasa dilata kasi nakasarado yan eh sa loob eh. Para mabuhay muli yung pagluluto, kailangan ano mo igigisa mo kung ano ang gusto mo, kung ipainip mo lang ba. Kaya yun ang pinaka magandang gawin kapag dilata yung lutuin nyo, mas mainam kung ibisa mo o ipainip mo sa kalaha para sigurado na hindi mag ano yung tiyan mo, mag-abirya. Yan ang ginawa ko, mga amigo at amiga, para masure hits ang ating pagkain kung dilata ang atong bilihin at kainin. Para naman sa atin dito, mga amigo, amiga. Kasi matagal naka-stuck yan. Sa loob, siyempre, kailangan natin painit o igisa. Para maganda yung kain natin. Plus, lagyan natin ng magandang mga ricado. Para lumasa ng husto. Yung masarap yung kain natin kahit pang mahirap lang. Mga kaibigan,
to si sinadya ko na ganyan ang gagawin ko para yung mga iba naman na diretso lang nilang kinakain eh mas mabuti pang ipainit nyo mga amigo amiga. Madali man lang yan, ipainit nyo lang. Tapos okay na kasi luto naman na dati yan mga kaibigan. At siya nga pala mga kaibigan o amigo o amiga, huwag nyong kaligtaan na i-like, share and subscribe yung aking pinubring channel. Kahit pa paano ay makapindot mo lang kayo sa subscribe, at least maraming salamat sa inyo mga amigo at amiga. Itong aking mumunting channel na ito kasi hindi pa ako gaanong biyasa sa pagbablog. Isa palang baguhan, lagang pinag-iigian ko naman ang gusto ito para maging maayos naman itong aking pagbablog mga amigo. Salamat sa panonood.